Bukod sa break at saka continue statement na mga examples ng jump statements, pwede tayong gumamit ng go-to statements, which is under din siya ng jump statements. So, anong ginagawa ng go-to statements? Ang go-to statements ay patatalunin ka niya sa certain part ng code mo para i-execute, at ibig sabihin, from a certain code mo sa iyong program, lilipat siya ng gagawin at i-redirect mo siya kung saan mo siya gustong dalhin. Gagamit ka dito ng label para maging valid identifier kung saan mo siya ituturo at kung saan mo siya papupuntahin para i-execute ang isang certain instruction sa iyong program. So, mag-set tayo ng example para mas maintindihan natin. So, let's initialize the value of our n into 10 again. And then, gamit tayo ng label para maging identifier. So, dito natin ituturo yung code natin para dito siya pumunta. So, itong here na to, ako ang nagpangalan dito. So, kayo ang pwedeng maglagay kahit anong gusto ninyo, pero make sure na medyo madali siyang maintindihan. So, nilagay ko na lang yung word na here, and then mag-see out tayo ng ating value ng n, and then again, yung ating separator para sa ating series of numbers. Kasi ang idea nung gagawin nitong code na natin na ito is parang looping statement din. Pero hindi tayo gumamit ng do while, or ng for loop statement. Kasi pinapabalik lang natin or itinuturo natin dun sa ating identifier na dun siya pumunta kapag na-execute na yung ating condition. So ang idadagdag natin after n minus minus is an if statement na kapag yung n natin is greater than 0, gagamit ngayon tayo ngayon ng word na go to. So, ito yung syntax para gamitin ng go to statement. So, gagamit tayo ng word na go to. And then, ano yung label kung saan natin siya ituturo? So, ang dineclare nating label dito is yung word na here. And then, gamit tayo ng semicolon to end the statement. So, ito yung mangyayari sa ating program. Nag-initialize tayo ng ating integer na n is equal to 10. And then, i-display niya yung ating value ng n natin. And then, babawasan niya ng isa yung ating value ng n. Pagdating niya dito sa if statement at nasatisfy niya ang condition, in our example, kapag ang n ay greater than 0, then ituturo natin siya na bumalik dito sa ating label dito na ang ginamit nating label ay yung word na here. So, uulitin niya na gawin itong statement na ito. And kapag hindi na ito na-satisfy, that's the time para matapos yung pabalik-balik or iteration ng go-to statement natin. In a way, dito sa example natin, parang looping statement din siya. Pero, naging parang looping statement yung naging result natin kasi gusto nating pabalikin siya sa taas at i-execute uli yung ating instruction sa bandang itaas sa pagdi-display ng ating mga numbers. So, try nating i-run ang program natin kung ano magiging display niya. So, kung mapapansin nyo, series of numbers uli ang na-display natin kasi dinadala natin uli siya sa taas. Itinuturo natin siya dun sa label na ginawa natin, which is the word here. Okay? So, tingnan natin kung gagawa ako ng isa pang label para ituro naman siya sa bandang baba. Halimbawa ay gusto nating i-end yung ating statement. So, instead na here, gawa ako ng another label na end here. And then, mag-see out ako ng value ng n. So, instead na here, para ituro siya dito sa taas, this time, ituturo ko naman siya dito sa baba. Okay? And then, mag-see out tayo ng another
value ng ating end. So, tingnan natin kung ano magiging display ng ating program. So, bali, dalawang numbers lang ang na-display natin. From 10, which is the initial value of our n. And then, pag nasatisfy natin yung condition natin na n is greater than 0, go to end here. And then, yung end here natin ay mayroong C out na magdi-display ng ating n value. But since nagawa na rin sa bandang itaas yung n minus minus, ay babawasan ng isa yung 10 at 9. So, dalawang number lang ang madi-display natin, 10 and 9, and then matatapos na yung pagbalik niya sa bandang itaas kasi itinuro ko naman siya dun sa end here para matapos yung ating looping statement. So, that is the use of go-to statement.